Ladies and gentlemen, isa na naman pong napakagandang araw ngayon dahil ang ating pong kaibigan na si Rhea Sandy Saturn Timoy Minted na isang 18 years old na taga-Bantik, UP Maguindanao, isang Dadoray tribe ay maghahatid po sa atin ng isang mga kanyang mga angking talento. Go ahead, Miss Sandy. So may ginawa rin po ako dito. So nagaling ko po sa data po ng papa ko. So ang UP po ay hangon mula sa pangalan UP. So UP is the dead right word. Pangalan ng isang kahoy na ang dagta ay ginagamit na panghuli ng mga maliliit na ibon na may kalaparan ng kanyang dahon. So ayon po sa isang matanda, na nung dumating po si Captain Brian Irving Edward po, isa pong sundalo ng Estados Unidos, kalawang tigmaan. So, sa bayang ito po, dito sa UP, si Captain Brian Irving Edwards po ay may nakausap siyang isang matandang taduray at tinanong kung ano po yung pangalan ng lugar na ito. So, itong binabasa ko po ngayon kung paano po nagkaroon or bakit po tinawag na UP ang lugar po namin dito. So, ayun po. Ang tinanong po ni Captain Brian Irving Edwards, yung isang matandang Taduray, kung ano po yung pangalan ng lugar na ito. So, dahil po ang matanda ay walang alam-alam sa wikang Banyaga, so ang naisagot niya po ay UP. So, habang siya po ay kumukuha ng dagta ng UP, so ang UP po isa pong kahoy na kahoy po yan siya. And then yung matanda po is kumukuha po siya ng dagta ng kahoy. So, akala po nung matanda, ang tinatanong po nung sundalo, at tinatanong niya po kung ano po yung klaseng kahoy yung hinahawakan niya. So, ang sinabi niya po, UP. So, yun na po. Kaya nga po tinawag na
UFI or UFI. So dahil nga po nagkaroon po ng ano eh nagkaroon ng hindi po pagkakaunawaan. So mula noon at hanggang ngayon ang bayang ito ay pinangalan ng UFI dahil ang Matagaluzon at Bisayas ay nahihirap ang magbigkas ng letrang F. So ang bayang UFI po ang huling lugar at bundok na inakyat ng mga katupong Taduray at Lambangian, tanda ng pag-iwas sa gulo at likas na mapagbigay sa kapwa. Dito, nila muling binuhay at isinasa-practice ang kanilang katutubong pamumuno, tradisyon, at kaugalian. At dito rin sila unang nagtayo ng kanilang kooperatiba na tinatawag nilang Timanan. Isang kooperatiba na magiging sentrong daluyan ng iba't ibang usapin ng tribo, katulad ng pagpapaangat ng kanilang panghanap buhay, katutubong pamumuno at tradisyon, at lalong higit ang pagpoprotekta at pagreserba ng natirang lupaing minuno, na noon ay napakalawak pa ito. Dahil sila ang maunang tao sa bayang ito, lahat ng mga patag at magagandang bahagi nito ay akupado ng katutubo. Sila ay malaya at mapayapang namumuhay sa bayang ito maliban lamang sa mga pangyayaring dikta ng kalikasan. Hello, hello. Yeah, yeah, I can hear you. I can hear you. You're very nice. You're very good sa sounds. So, sa muli, ako nga po pala si Rilia Sanitatimintad. So, sa aking murang edad, mulat at malalim ang aking pananaw sa buhay, lalo na sa kapakanan ng aking tribo. Isa po sa mga advocacy ko ay labanan at tumutulong na wastakin ang diskriminasyon sa loob ng lupaing minuto. So, I was an advocate for today, a peace advocate, an ICE advocate, and a youth advocate. So, my advocacy was for us indigenous people to spread and promote awareness on cultural sensitivity. So, yun nga po, meron din po akong nasalihang organization or the organization which is yung sinabi ko po kanina yung United Indigenous Peoples Youth Organization. And ang layunin po ng aming organization ay hikayatin ang mga kabataan na intindihin at talikan ang kanilang kaadatan or practices po na malubhang naapektuhan ng kolonisasyon, ipaintindi sa iba kung gaano kasagrado ang katutubong paniniwala at hikayatin ang mga kabataan, lalo na ang mga katutubo na makilaho at bigyang daan ng usaping may kinalaman sa lupaing nunu, kultura, tradisyon, at katutubong pamayanan. Same time, as I've said po kanina, I am connected to the organization that aims to sustainable and genuine peace in this nation, aims to give voice to those voiceless peoples, asserting the rights of the IPs in many platforms. Yes, that is the United Indigenous Peoples Youth Organization. And at the same time po, I do really want na always kasali po sa mga trainings, like participating on events in relation to peace building, like IP convergences, summits, and trainings. And aside from that, yun nga po yung talent, yung spoken poetry po kanina. So, spoken poetry was one of my talent, or it's my medium to convey my advocacy to the mass. So, sa pamamagitan po ng spoken poetry, so, nakakatulong po yun para po, like my advocacy ko po is all about the cultural sensitivity. So, yun din po yung theme or concept ko para po, or yun yung nilalaman ng aking spoken poetry. And then, last year, nirepresent ko po yung aking barangay sa Tetre Budels. So, Barangay Bangtek is where you can find the aboriginal of the indigenous peoples in the southern Philippines. So, our barangay, who still have untouched nature like virgin forest, historical and sacred Tabuan River, where the mono culture of the Tetre are still preserved and practices. Waterfalls, mountains, streets are still respected by the aboriginal of this place. So, matatagpuan ko yung dito po sa Bagupi, Baguindano. And then po, yung monom. So, isa po yung siyang, ito na po yung mga crafts. Okay. So, yeah, yeah. I'm willing to see it. Ito po. So, handicraft made po dito. Kahit ganito po ito kaliit, masyado po mahirap ito gawin eh. Kasi kahit ako po, hindi po ako marunong paano po gumawa ng ganito. So,
Ito po, binigay po ito sa akin ng father ko. So, every time na nag-guest po siya, so binibigyan din po siya ng ganito. Which is a sign of, ano ba ito siya? Binibigay po sa mga leaders ng tribu po. Ayun po. And then, nung pa mag... Anong puno siya or anong, you know, saan siya galing? Nito, po, nito. Nito, okay. Yes, yes. Okay. Now, second po, ito po. Wow, what do you call that? Kasi dito sa Bukit Pagpong yata ang tawag dyan. Ang tawag po dito sa amin is Laya. Oh. Laya. Laya. Yeah. So, since hindi pa na-colonize yung tribe namin, so ang ginagamit nila para manguha po ng tubig, ito po, ito pinapasok po dito. Pinapasok po dito yung tubig. So, ito po yung ginagamit. Yes po, kasi nga po wala pa pong galon dati eh. So, hindi pa po sila na, ano. So, ito po yung ginagamit. That's nice to know. Oh. Bamboo. And then, also as I got, are you familiar with Sayap Mami? Oh yeah, I'd like, I love to. Oh. Wow! Ayan, ganyan. So, ginagamit po ito ng mga farmers, ganun po. So, actually, meron po itong two types. Meron pa po isa yung matigas. So, ito kasi malambot po ito eh. So, yun po, binibigyan rin po sa mga leaders yun. Yeah, ano yan siya? Sa coconut? Yes, coconut ito. Yeah, okay. Ganda, ganda. And then, wala po kasi ako yung isang sayap, yung matigas. May from nito rin po kasi hindi po ko alam saan po yung nalagay dito eh. And then, ito po ang last. Oo. Oh, wonderful. Yeah. Anong tawag dyan sa inyo niyan? Maliit po. Ito po kasi, nilalagay lang ito sa ano, sa may, sa mga kusina. Nilalagyan ng like, kasi po, sa Teduray po, kapag bagong ani yung palay, or yes, palay po, pinapasok po siya dito sa loob. And then nilalagay lang po sinasabi, pinahang po, or sa decoration, ganun po. Yeah, yeah. Anong tawag dyan? Anong tawag? Ito yung tawag. Nakalimutan po. Okay. So, parang lalagyan ng mga seeds? Yes po, mga seeds po. Mm-hmm. Yan, pinapasok po siya. Yeah, wonderful. So, yun lang po. Gusto ko sanang batiin mo yung mga youths, mga women leaders natin in your language. Pwede ba? Para, hello, hello. Oo. Pwede mo bang batiin kami yung mga manonood natin sa language ninyo? Yung Teduray language niyo. So, deploan na to, me. Bagay ni Rhea Sanisati Milted, tubong Teduray, the Bupiani. So, karen sa Gabrohon, the Libun, lanap na bagay nga, dapat na mawala itong pag-asa. Dapat, Bupiani, sige, tribu, sana na mawala itong pag-asa. Drag, patuloy kami sa mag-supportable. Katumet, tribu, drag. Higyaw Mindanao. Higyaw Mindanao. Higyaw Mindanao. Higyaw Mindanao.